Welcome back mga pari bro. Andito tayo ngayon sa isang secret site. Ang may-ari ayon nang i-publish ang lugar kung saan talaga ang location nito. So napakaganda ang site na to kasi may halong ano yung parang pattern na puzzle, pero kakaiba ito since napasalamat ako sa ating pari bro Chris dahil sa kanya mga share, may nalalaman tayo at na apply natin sa actual operation kung paano ilocate ang dig site. So since ang history nitong lugar, napagdaanan ito ng mga Hapon, itong mismong dig site na to is minumonitor na ng Hapon at nagalit yung may-ari, binunutan niyang itak, pero kaso sa mga bandang alas 12 ng gabi, bumabalik sila dito. Ganyan sila ka decidido makuha itong item. Ang rason daw nila, kanila daw to, kunin daw nila. Pero hindi nagpatinag yung may-ari, kinakot pa nila. Kaya napakaganda talaga. At positive na positive. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit positive ang site. So, mag-uumpisa tayo ngayon sa okay na nasabi ko na yung history tapos ang marker. So ang marker natin dito is doon bandang doon. Yan, may triangle yan at elemental marker slash may slash wood element. Napaka perfecto talaga ng sign na yan. Explain ko mamaya kung bakit ito ang dig site. At ang reference naman yung kabila is yung bato na yun, no? Yun. Yung bato na yan. Cutted talaga yan. Sinadya yan para maging reference. Yan. At yung bato na yun. Bato na yun. At itong dig site. Yan. Is related siya dito sa Treasure Brielli. I-explain ko sa inyo mamaya. So, since nakuha na natin yung history, kukunan muna natin ang degree ng bawat reference. So, from here, sa dig site, patungo dun sa may cutted na bato. Yan. Patungo dun. Naka-align yan. Yan. Due north. Yan. Zoom out lang. Yan. Perfect yan. Kung titingnan mo maigi, kung lalapitan mo, kapit talaga yan. Ano? Yan, pinuto talaga nila dito. Pero baka maligaw lang kayo, i-explain ko bakit hindi doon ang item, bakit doon. Yung batong sa kabila ang nagpapatunay na doon banda ang item. Baka mapagkamalan itong arrows. Diba? Pero kung kukunan natin to, naka-align to sa north-south alignment. North-south alignment patungo sa dig site. North-south alignment to. Yan. Pupuntahan natin yung kabilang bato. Yan ang mag-uumbok kung saan ang dig site. Kung saan ang item. Yan mismo, exactly. Puntahan natin. Guys, ito na ngayon ang final natin kung saan ang item nakalagay. May makikita tayong triangle ito at yung naka-box type yung item. So, bakit doon sa kabila ang item? So, itong triangle ito, itong tatlo, nag-represent ito ng example, ito, bato, at yung kabila bato, at yung dig site. Explain ko sa inyo. Yan. Explain ko sa inyo. Itong bato is my elemental marker nga wood element. Kung kukunan natin ng kumpas,
Yan. East-west alignment. Bakit east-west alignment? Kasi mayroon tayong elemental marker ng wood element. Ito. Patungong east. At ito namang triangle nito, malalaman nyo ito ngayon kung bakit yun ang tinumbok natin. Since itong triangle, ang nakalutang dito is dalawa lang na bato. So, tutumbukin natin saan ang item. So, may reference na tayo ito. So, wood element, east. So, patungong east tayo. Doon natin tutumbukin ang item. So, from here, ito, at ito, is 15 centimeter. Hindi inches ang ginamit namin. Kakaiba ito eh. 15. Yan. 15 centimeter. Ngayon, ang ginawa namin is sinukat namin itong bato na ito. Due east tayo. Patungong east. 15 meters doon. Patungo. Which is exactly ang distance nito. At kinuha rin namin ang distance yung bato sa kabila. Dito. Yan. 22 yan. 22. Yan. 22 centimeter. Ang distansya naman ng batong ito at patungo dun, so cutted yan, yung cutted is 22. Exactly. Someone is missing. Ito. So, nakuha na natin ang distance ito patungo dun at ito patungo dun sa kabila. Ito naman. Yan. 18 yan. Centimeter. So, galing dun sa dig site at sa cutted na bato is exactly 18. 18 yan. Napaka-perfect. Kaya, yan ang dahilan kung bakit yun ang ating dig site. Dahil sa reference ng triangulation at bigay na elemental marker. Yan. So, napakadali lang kapag nalaman mo na agad. At titingnan natin yung mga nahukay na bato as evidence. Mapapa-amiss kayo kasi napaka-positive talaga. May history yan. Mga last month. May pumunta dito tropa ng mga Hapon. Nag-scuba dive sa digging spot kasi matubig na. Yun ang gugulat namin kung bakit sila nag-scuba dive doon sa dig site. Punta na ito sa dig site. Guys, ito yung sinabi ko nga, nag-scuba dive ang mga tropa ng Haponesa. Babae pala yun, Haponesa. Yan, nilangoy nila yan. May dalang bag. Yung bag is, kuhan pala yun, yung power station, battery. Sinaksak lang nila. May dala-dala pa mga mulye yun. Mga scuba suit. Jackhammer. Yung ganun. May dala. Tapos, ito na ngayon ang mga evidence natin. Ito. Cutted yan. Yan. Cutted yan. Oh. Yan. Sa 2 feet, ito na. Nakita nila. 2 feet pa lang to. Yan. May cutted ito. Yan. Ito. Itong batong nito ang unang nakuha nila. 2 feet yan. Tapos, karugtong, ito na yung mga triangle na. Ito. Yan. Triangle. Tapos, my heart. Triangle rin. Perfect. So, natumbok talaga. Yun. Yan. Bro.
ito naman, nakuha nila in 12 feet. Ito, 12 feet to. Yan. Pero, ang nakapagtataka, sa 5 feet pa lang, ito na nakita namin, no? Diba? Ano sa tingin nyo? Yan, close up yan. Yan, o. Ito. Semento yan. Yan. Diba? Semento na. Yun ang dahilan bakit nandito yung mga hapon nag-scuba dive. They make sure na ano na ang layer. 5 feet pa lang, cement na. Oh. Ito, cemento na. Ito. Yan. Broken stone, pula. Nakasintro. Yan. Tapos, ito. Yan. Triangle. Legit na legit. Yan. Ito. Hmm? Ano pa? Diamond. Yan. Ito ang hukay nila. Marami pa. Yung ito. Galing sa nakadikit sa simento yan. Yan ang nakadikit sa simento. Yan o. Yan o. Close up po. Medyo hindi malinaw. Yan o. Simento na. Grabe. Tumbok talaga nila o. No? May halong simento na pagdikitan. Ito, ito, para ma-confirm. Kuha na ito. Dry na yung sa Tagalog. Ito, natuyo na. Natuyo na. Tingnan nyo. Simento. Yan. O, diba? Simento na yan, o. Yan. Heart to. Heart. Special heart. Yan. Oh, yan. Simento. Diba? Oh, simento. Yan. Ito. Carbon. May mga carbon. Nandun pa marami sa baba. Dun. Alkitran, ah. Alkitran na pala. Yan, oh. Ito. Yan, oh. Simento. Kadikit simento. No? Di ba? Oh, yan. Klarong-klaro yan. Oh, simento na. Ba amazing? Yan, oh. Yan, oh. Simento. Yan. At marami pa. Yan. Oop. Yan, oh. Ito, ito. Oh, simento yan. 5 feet pa lang, simento na. Yan. Diba? Ito pa, oh. Thank you.
pang isa. Ano sa tingin niyo yan? Minto yan. Yan o. Guys, ito yung mga bato galing dun sa hukay. Ito. Tingnan nyo. Yan. Naka-cement yan. Ito. Tsaka naka-alkitran. Ito. Ito. Ano bro? Stain. Stain? Stain? Ano? Ito. Cemento. Yan. Ito, stain ng alkitran. Mansa. Kumbaga. Yan. Galing yan sa loob ng hukay. Yan. Ito lahat. Kung napapansin nyo yung mga bato, may mga nakadikit na simento. Kasi galing yan doon sa loob. Yan o. Kung nakikita nyo yan, parang yan. Kung napapansin nyo, ito, ito. Galing din dyan sa loob. Nakasimento. Yan. Traba. Simen. Binuhos yan. Backfill yan. Traba. Oh. Galing dun. Okay. Muti kong makalimutan. Ito nga pala ang isa ring reference patungo sa dig site. Nakaway pala ito. Dead Creek. Nakaway. Ito. Patungo dun. Nakaway ito. Ito ang naka right side sa creek, Dead Creek. Pakita ko sa inyo. Yun, Dead Creek. Dito. At nakaway ito patungo doon. Yan, why? Ganyan dito yan. Doon. Doon sa likod ng kawayan. Doon. Silbi, ito ang why. Ito yung ano, Y ganan, at dito banda ang dig spot. So isa rin yang palatandaan para pagbalik nila mala diretso nila ma-recognize. Okay, at ang view naman dito is overview. Yan dun, maganda dun. Yan, ang ganda ng site. Patag na dun sa baba. Pero naka-slope tayo. Perfect talaga. Yun, yung triangle. Yun lang sa ngayon. Nasabi ko na sa inyo kung bakit ito ang digging spot. Dahil sa mga reference na bigay nila. At dun rin sa triangulation, katumbas ng dalawang bato na yan, distance nila is katumbas rin sa marker doon. At yung elemental marker, yun ang isa rin nakakatulong sa atin kung sa direction ng item. Maganda yung mga elemental marker. Dapat i-master nyo rin yan. Para katulad nito, hindi kayo malito katulad nun. Naka-arrow patungo dun. Since may elemental marker tayo dun, hindi na tayo maliligaw. Kaya the best talaga masterin yung elemental marker. So, yan lang muna mga pari bro. Sa susunod, magpo-post naman ako kapag may bago na akong video. Shoutout nga pala kay ano, bro, pari bro, Air Locator, at si pari bro, Eric Pastillo. Shoutout sa inyo bro. Kay Black Phantom, kay pari Chris, salamat sa iyo. Hanggang dito na lang. Sana magustuhan nyo. Like nyo naman tong ano, like nyo naman tong video na ito at pakisubscribe din. Maraming salamat. Babush!